for this wonderful opportunity that you have given me. Use my life today, Lord, to know you more, to know you deeper, Lord, that Jesus is the Christ, and to know more about your coming. Bless this word, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Luke chapter 26 is about the second coming of the Lord. Hallelujah. Are you excited for this scripture? Yes. The second coming of the Lord, I think this is the most exciting lecture of all the lectures we have heard in this conference. Amen. Because I know and I believe that everybody is waiting, is excited for the coming of the Lord. Amen. Yes. Are you excited for the coming of the Lord? The second coming of the Lord is the big issue. Ito po ay isang malaking issue. Before we go, this is my, you know, this is my first time that I'm preaching like this. You know, this is my first time, and I never did it before, ever since in my life, that I am preaching in front of my leaders. Here we are now, my leader, Micaela Diolo. He know me really well, that he did not see me, that I am preaching in front of them. But before, when I received the revelation of the Holy Spirit, that Jesus is the Christ, yes. I have a privilege. I have confidence. Yes. Yes. To preach the gospel that Jesus is the Christ. Amen. And He's coming back. Amen? Amen. So, ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon, ako po ay because this is my first time, I choose to preach in Tagalog. Because in Mindanao, we do not speak in Tagalog. We only speak in English. So, it's hard for me to speak in Tagalog. But by the grace of God, I can do it. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. The second coming of the Lord. Ito po ay isang malaking issue. The Lord will sure, it is a big issue. Dahil maraming mga tao na hindi naniniwala, maraming mga grupo ngayon sa panahon natin na hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay talagang babalik. Amen. Because there are many people that they didn't believe that Jesus will come again. But for us, we truly believe that our God will surely return. Amen. Amen. Hallelujah. Let's make sure that the Lord will come. Patunayan po natin sa kanyang mga salita, John 14:1, verse 1-3. Okay, let's look at the book of John 14, verse 1-3. You will read. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Ito po ay isang pangako ng Panginoon sa atin. Amen? This is a promise of God to us. This is the promise of God. Amen. Hallelujah. Sabi po niya dito, huwag mabababag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay may maraming mga silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako doon at ipaghahanda ko kayo ng mga matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo. Kayo'y makapiling ko na kung saan ako naroon. Hallelujah. Yes. So ito pong salitang ito, ito pa'y isang pangako.
na binigay ng Diyos sa atin. This word is a promise from God to us. Kahit anumang naranasan natin mga problema sa buhay, alam ko tayong lahat dito ay mga pastor. Hindi madali sa isang pastor na nasa ministry, hindi lahat na naranasan natin sa ministry ay puro saya. There are many circumstances in our life as a pastor. Even though there are many circumstances in our life, ito po ay isang pagsubok lamang. This is just as a circumstances. Ngunit huwag po tayong mag-alala dahil ang Panginoon may promise para sa atin. But don't be afraid and don't be worried because God is always with us. Amen. Kahit anong pagsubok na darating sa buhay natin, tayong mga pastor, tayong mga alagad ng Diyos, hindi po tayo exempted sa mga bagay na yan. Anywhere, any circumstances that we have or situation we have, even you are a pastor, you are not exempted. Amen. Hallelujah. Tandaan lang natin mga kapatid na ang Panginoon ay talaga may promise na siya po ay babalik at kukunin niya po tayo. Amen. Hallelujah. Just always remember that the Lord will come and He will take us. Amen. Hallelujah. In Hebrews 9:28. In Hebrews 9:28, sorry, ikaw po muna, Tagalog po muna. Ganun naman si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kaniya. In Hebrews 9:28, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Ang pagbabalik po ng Panginoon, ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon ay hindi para sa lahat na patuloy na gumagawa ng kasalanan, kundi po para sa lahat na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. The second coming of God, it is not for unbeliever, the person or the people that doing the will of God. Hindi po sa lahat na gumagawa ng mga kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan. This is not for all sinners, but sa lahat po na naghihintay sa kaniya. But to all who wait for the Lord. Amen. Naintindihan po ba natin? Then how God will come? Babasahin po natin dito sa Acts chapter 1 verse 11. Let's read in the books of Acts 1 verse 11. Sabi nila, they said, Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. In Acts 1:11, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Paano po babalik ang ating Panginoon Jesus? When will the Lord come? How will the Lord come? Yeah, how? Paano po babalik ang ating Panginoon Jesus? Kung paano po siya nabuhay? Kung paano po siya umakyat sa langit nung siya'y nabubuhay, ganun din po ang kanyang pagbabalik. Amen? Amen. Kung paano po siya umakyat sa langit nung siya'y nabubuhay, ganun din po ang kanyang pagbabalik. Makikita natin ang ating Panginoon doon sa kalamitan. Kung paano po siya umakyat sa langit, how God comes to heaven, He will also come like that. Amen. Paano po umakyat ang ating buhay na Diyos nung siya'y nabubuhay? Ganon din okay. Po ang kanyang pag-awit. Okay, and on how God ascended into heaven, He will also come like that. Amen.
Hallelujah. Amazing God. Talaga ating buhay na Diyos ay sa God of order. Dahil ang kanyang pagbaral, ang kanyang pag-akyat, ang kanyang pagbabalik ay kagaya rin ang kanyang pag-akyat. Mula sa But how he ascended to heaven, he will also come like that. And Luke chapter 1, let's go to Luke chapter 1, verse 7. 21:27. 21:27. Sa panahon ngayon, makikita nila ang anak ng tao dumarating na nasa alabaak na may kapangyarihan at kagalakan at karangalan. In Luke 21:27, at the time they will see the Son of Man coming in a cloud of power and great glory. Ang pagbabalik po ng Panginoon ay isang napaka hindi karaniwang pangyayari. The coming of the Lord is it's not what is it? It's not what is it? Unusual thing. Yes. Amen. Hallelujah. Makikita ng lahat ang pangyayari. Everybody will see. Na makikita ng tao na dumarating sa langit. Dumarating ang ating Panginoon doon sa alapaak na may karangalan at pangarangalan at kapangyarihan. Hallelujah. And everybody will amaze on that day. The people will see the glory of the Lord and every people will be amazed. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay isang kamangha-manghang pangyayari sa buong sanlibutan. Amen? So, the coming of the Lord is a really amazing thing. Let's go back to Acts chapter 1, verse 11. Sabi po dito, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit. Ganun din po ang kanyang pagbabalik. Ibig sabihin po na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay ang lahat ng mga tao sa panahon yun ay nakatitig lahat sa langit dahil may kakaibang pangyayari doon sa langit. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky, the same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So there are many people, the people will see the amazing things will happen in the clouds. Amen. Hallelujah. Sa panahon ngayon, tayo mga pastor, marami tayong pinagsasabihan na ang ating Panginoon ay talagang babalik. This time, many pastors always say that the second coming of Jesus will come. Ngunit marami pong tao hindi naniniwala sa atin. But there are also many people who don't believe. But this time, sa panahon pong ito, pagbabalik po ng ating Panginoon, ang lahat po ay mamamangha. But this time, the coming of the Lord, everybody will be amazed. Dahil ang ating Panginoon ay bababa mula sa langit. Because our God will come from heaven. Dala-dala niya ang kanyang kapangyarihan. And He will bring His power. At ang kanyang karangalan. And His glory. Hallelujah. Matthew 24, verse 23. In Matthew 24, verse 36. 36. Kailan po babalik ang ating Panginoon? When will Jesus come? Nalaman natin na ang ating Panginoon ay babalik siya. We know that Jesus will come. At ang panahon po ngayon, kailan po kaya mo? And that time, when will that be? Amen. Hallelujah. So, next week, Matthew 24, please follow me in your Bible. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit kumaging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam ito. In Matthew 24, verse 36, no one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.
Ang pagbabalik po ng Panginoon ay walang makakaalam kahit isa. The second coming of God, we don't know when will be the second coming kahit of God. Kahit ang mga anghel sa langit. Even the angels in the heaven. But only the Father. But only, yes. Amen. Hallelujah. Marami pong, may mga tao po, especially po doon sa Davao. There are many people, especially in Davao. Siya po, inangkila po niya na siya po ang may-ari ng buong sanlibutan. The man said things that all land is his. Siya po ang may-ari ng ating kaluluwa. And he owns our soul. Siya po ang may-ari ng Garden of Eden. And he owned the Garden of Heaven. Huwag po tayong maliliisip. Don't be deceived. Amen. Huwag po tayong maliliisip sa pinagsasabilan ng tao. Don't be deceived on what he is saying. Sino po ang dahil? Ang devil po ang may-ari ng kasinungalingan. Amen? Because the devil is the owner of lie. Oh, amen. Kasinungalingan. Kasinungalingan po lahat yan. That is all lie. Amen. Sabi po niya, bakit po siya nandito? Kung totoong anak siya ng Diyos, sabi niya, siya daw ang anointed one. He said that, why he's here? Because he is the anointed one. Na sabi ng Bible naman, opposite naman sa sinasabi ng Bible. It is opposite on what God is saying in the Bible. Na walang nakakaalam. That no one knows. Even kahit ang mga anghel sa langit. Even the angel in heaven. But only the Father. Amen. Hallelujah. Yes, God. Ang pagbabalik ng Panginoon, wala pang nakakaalam kahit isa. Ngunit mayroong paalala dito ang ating Panginoon. No one knows about the day or hour, but God said it in here. Matthew 24 verse 42. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Hallelujah. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Dahil wala pa nakakaalam kahit isa kung kailan babalik ang ating Panginoon. Because no one knows when will he come. Ang sabi ng Panginoon, maging handa tayo sa lahat. But God says we have to be always ready. Amen. Hallelujah. Patuloy mo tayo, Matthew. Let's continue. Matthew chapter 24 verse 14. Kaya sabi kayong handa. So you in Matthew 24:44. So you all also must be ready. Sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Hallelujah. Ang pagdating po ng ating Panginoon ay hindi po natin inaasahan anong oras siya darating. The coming of the Lord, we will not expect the coming of the Lord. Sa Matthew 24 verse 14, ito po ang pinakamagandang utos ng ating Panginoon upang ang pangyayari ito ay matutupad sa buhay natin. In Matthew 24:14, this is what did you say, Pastor? I forgot. This is the promise of God. Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Hallelujah. At itong ibabigilyong ito patungkol kay Kristo. And this gospel about Christ. And this gospel will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Amen. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, bakit tayo nandito ngayon sa conference na ito? It is mean why we are here in the conference. Dahil po ang Panginoon ay mayroong gustong ipaabot sa atin ngayon. It is because God wants to tell to us. Amen. Na itong ebanghelyong ito, that this gospel of God, na si Jesus, na si Kristo ay darating, that Jesus is the Christ who will come. Ito pa ay pang-aral natin sa buong mundo. And to proclaim this to all nations. Na siya po ay nalang babalik. And that
that He will come. Tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon to save our nations. The Lord will use us to save our nation. Amen. To save Cagayan de Oro. To save Cagayan de Oro. Amen. Hallelujah. Marami po akong nakikita mga pastor, natutinto na lang po, hindi na po lumalabas ng church. I can meet many pastors that they don't go to church. They don't go out to church. Preaching the gospel. They are preaching the gospel. Because they are contented already. You're right. I want you to understand. Amen. Hallelujah. That this gospel, ito po ang pinaka-importanting bagay na gagawin natin. That this gospel will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ang ating Panginoon ay hindi matutupad at kanyang pagbabalik pag tayo po ay tatamad-tamad. And the Lord will not come if we will be lazy. Amen. Marami po akong nakikita mga pastor. I can see many pastors na hindi na po lumalabas sa church. They don't go out to church. To preach the gospel. To preach the gospel. Dahil po, kontento na po. Because they are contented. May malaking church. Because they have big churches. Oh, many members. Many members. Many members. They are preaching in their own church. But the purpose of God, why we are here, is to proclaim this gospel that Jesus is the Christ, the Son of God. When I hear this great wisdom from the Lord, that's a conference here in this church. I truly believe and I have courage in myself to preach this gospel. No more other gospel I'm going to preach. Yes. Only this gospel, because the Bible says the end will not come if we will not do it. Amen. Hallelujah. If we will not preach this gospel that Jesus is the Christ, the Lord will not come. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, go up. Proclaim the gospel to all nations, and then the end will come. As a testimony. As a living testimony. Ano mo testimony na ibig sabihin dito? What kind of testimony are they saying here? Ipangaral po natin sa buong sanlibutan. Proclaim this to the whole world. Nang lahat ng tao. That all people. Maniniwala. Believe si Jesus, that Jesus ay siya Kristo, is the Christ. Amen. That is the gospel. That is the gospel. Amen. That Amen. Is the revelation. Hallelujah. That I receive that Jesus is the Christ. So we were going to preach this in the whole nations, to save our nations, to save our cities. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. The second coming of the Lord is the last coming. Huling kasunduan o huling ipan. The last couple. Ang bawat problema ay isang resulta ng paglabag ng ipan. Every problem is a consequence of losing hold of the covenant. In Genesis chapter 1, verse 16 to 17. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Chapter 2. Oh, chapter 2, 16, 17. Okay, in the book of Genesis, chapter 2, verse 16, 17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Okay.
Genesis chapter 3. In Genesis chapter 3, the woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die." Genesis chapter 3, verse 6. In Genesis chapter 3, verse 6, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Ito po ang paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos. This is the disobedience of people to God. Mankind to God. Amen. Inutos ng Panginoon, Panginoong Diyos sa lalaki na nasa punong kahoy, nasa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga punong kahoy, bunga ng mga punong kahoy dito sa halamanan ay makakain kayo ng may kalayaan. Ngunit yung kahoy na nasa gitna ng halamanan ay huwag niyong kakainin, ni hihipuin. The Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil." Dahil mamamatay kayo, for you will surely die. Amen. Hallelujah. Do not touch it. Do not touch. Even to touch. Sa mundo pong ito, makikita po natin so ang paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos. In this point, we can see that the mankind disobey God. Dahil hindi po na klaro, hindi po nakuha ng tao, ng lalaki ang kautusan ng Diyos. Because the man didn't get what God said to him. So nagkasala po silang dalawa. So they sinned against God. Amen. Hallelujah. So ang ibig sabihin dito is, mga kapatid, the meaning of this, hallelujah, brethren, at nakita ng babae na ang prutas ay masarap kanin at nakakalugod sa kanyang mga mata, pleasing to his eyes. Okay, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, kinuha niya ang prutas at kinain. So he took it some and ate it. Hindi mo siya nakontento. She's not satisfied. Inamay pa niya ang lalaki. And she gave it to. Bakit niya rinamay ang lalaki? Kasi binigyan niya ng prutas at kinain naman ng lalaki. Amen. So the man eat the fruit. Kinain naman ng lalaki dahil sa sobrang pagmamahal niya sa babae. Because the man loves the woman. Sometimes this is the same thing in our life. Tayong mga asawa, tayong mga babae, minsan ang dahilan kung bakit ang ating mga husband na pastor ay nagkaroon po ng discouragement sa ministry. Sometimes in our life, the wife is... What did you say? I forgot again. The wife is the reason. The wife is the reason why their husband discouraged in the ministry. Why did I say that? Why can't I say that? Dahil naranasan ko. Because I already had it. Ako po ay isang asawa ng pastor. I am a wife of a pastor. Alam mo ang buhay ng isang pastor. I know the life of a pastor. Hindi po madali maging pastor. It is not very easy to be a pastor. Marami pong mga problema na darating. There are many problems that it will come. Sometimes, minsan tayong mga babae. Sometimes we as a woman. Tayo ang dahilan. We are the reason. Kung bakit ang ating mga husband. Why our husband? Just like Adam here. Amen. Same like ginamit Adam. Ginamit si Eva upang magkasala silang dalawa. It uses Eve for them to disobey God. Amen. And sin. So sa mundo ko ito, blessed na blessed po ako dahil ito po ang buhay ko noon. I am very blessed because this is my life before. Palagi po akong nagagalit. I was always angry to my husband.
Sometimes sabi ko sa kanya, mas mabuti pa huminto ka muna sa pagpapastor. Sometimes I tell him, please stop being a pastor. Dahil lumalaki na yung mga anak natin. Because our kids are growing. Paano po natin sila bubuhayin? How can we how can we like feed them like this? How can we provide for them? Yeah. So lahat po ng mga naranasan namin sa ministry, so all situations that I have in the ministry, just like this. It's the same like this. Just like this. Okay. Katulad po sa pangyayari sa buhay ni Adan, di ba? It's the same with Eve and Adan. But I thank Lord that my husband will never, hindi po siya nakikinig sa akin. Katulad ni iba ni Adan dito. Amen? My husband didn't listen to me, unlike Adan in here. Dahil po sa sobrang pagmamahal sa babae, minsan kasi nangyayari. Because you really love the woman, and then it will happen. Remember, mga kapatid, mga pastor. Remember, brethren and pastors. Tandaan po natin ang ating mga asawa. Always remember that our wife, ang ating mga asawa na lalaki, our husband, asawang mga babae, our wife, na pangalawa lang po sa Panginoon. The second wife. Hindi po tayo matitinag. We will not be fault. We will not fall. Sila kami na to God. Amen? Amen. Hallelujah. So, nalaan po natin ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon. This is the last covenant. Wala na pong ibang covenant. This is the last covenant of the second coming of the Lord. Dapat nating maunawaang mabuti. We must clearly understand. Dapat nating maintindihan mabuti. We must clearly understand. 1 Thessalonians 4:16-17. First Thessalonians chapter 4:16-17. Sa araw na iyon ay narinig ang tinig ng anghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at sumisigaw. At ang namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhay muna. Sa verse 17, sapagkat kayo, pagkatapos kayo namang mga buhay pa, ay buhay pa at natitira, ay titipunin sa alabaat kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himbabawid. Sa ngayon, makapiling na natin siya magpakailanman. Amen. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Amen. When I heard and when I read the message from Pastor Gladys that I am the one to preach this message, I am going to refuse. Many times that I refuse to preach this gospel and to preach this message that the second coming of the Lord. But when I saw this message, this verse, patungkol po sa pagbabalik ng Panginoon, nagkaroon po ako ng lakas. Bakit dito po, nabuhayan po ako ng lakas dahil yung minamahal kong asawa, makikita ko na po pagbabalik ng ating Panginoon. Because of this message, I had strength because I will see the second coming of God. So I want to impart this message to each and every one of us. Ng ating Panginoon ay talagang babalik at makasama na natin ang ating mga mahal sa buhay na namatay. Surely the Lord will come and we will see. Sabi po niya dito, sa mga araw ngayon ay marinig ang tinig ng anghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. Nakakarinig na ba kayo ng tinig ng anghel? Bumuhay ko, hindi ko pa narinig ang tinig ng anghel. He said in here, the voice of the archangel and with the trumpet call of God. Voice of angel. And the dead in
number 16? Number 16, no? For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Amen. Hallelujah. Ang pagbabalik po ng Panginoon ay kamangha-manghang pagyayari sa buong mundo. The second coming of Jesus Christ is the amazing things will happen in the whole world. Because we will listen, we can hear the voice of the angel and the trumpet of God. And the Lord God himself will come from heaven. And he'll shout. Ang mga namamatay na sumampalataya kay Kristo, ang namamatay na may Kristo sa buhay, and all And all the dead who believe in Christ, he will raise him up again. At tayo namang natitira na buhay pa. And we are living na buhay pa. Ay titipunin doon sa alabaha at sama-sama natin salubungin ang ating Panginoon doon sa alabaha. And we will come up in heaven and we will see God. Kasama ang mga mahal natin sa buhay na namamatay. With our loved ones. Na namamatay. That we're dead. Hallelujah. Ito po ang nagbigay lakas sa aking soul, kay ito mga kapatid. It gives strength to me. Na ipapatuloy ang pangangaral na ito. To continue to preach the gospel. That our God will soon return. Ang Panginoon po natin ay tutuong babalik. That the Lord will really come at buhayin yung mga mahal natin sa buhay at nanamamatay, and he will raise the, our loved ones that are dead, kasama na natin siya habang and we will be forever with the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagkaroon po ako ng lakas diyan, mga kapatid. I really have strength with this. As banto dahil hindi po karatiwan ang pagkamatay niya. My husband's death is not unusual. Kahit haraman pa ng baril ang bumama na husband ko sa pagka-praise ng gospel na ito. Even you put a gun on his mouth when he's preaching the gospel, he will not stop preaching this gospel. So nagkaroon po ako ng lakas na pagbabalik ko ng ating Panginoon ay makasama ko na siya. So it really gives me strength in the second coming of God with Jesus Christ. We have to believe in 2 Peter chapter 3 verse 12. As you look forward to the day of God and speed its coming, the day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Abang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti. Hallelujah. When we are waiting for the Lord, we have to really work hard for Him. Hallelujah. Abang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating while we are waiting for God, for coming of God, we have to work hard that we proclaim this gospel that Jesus is the Christ. He is the true priest. That's English. True priest. True prophet. Hallelujah. And then printed one. Hallelujah. Magsikap po tayong mabuti, mga kapatid. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magagawa ng mabuti. We have to work hard and do our best to do good things. Dahil may promise po siya na siya babalik. Because God promised us that He will come again. And the end will come. And the end will come. Revelation chapter 2 verse 12. In the book of Revelation 22 verse 12. Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako at dala ko ang mga gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang mga ginagawa. Hallelujah. Lahat ng mga pinaghirapan natin, mga kapatid. All the hard work that we did, ito po ay mayroong halaga sa ating Panginoon.
This is important to God. Hallelujah. Let's go back to chapter 2 Peter, chapter 3, verse 12. 2 Peter? 2 Peter. We will go back. 2 Peter, please look that up. 2 Peter 3, verse 12. Again, we will go back, Pastor. Yes, let's look at the 2 Peter 3, verse 12. As you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Ang pagbabalik po ng Panginoon ay lahat ng mga pinaghirapan natin, mga kapatid, lahat ng nakikita natin sa mundo ito. The second coming of God, everything that even we can see, church, even the church, kahit marami pa tayong pera sa bangko, even though we have a lot of money kahit in the bank, kahit may marami tayong sasakyan, even though we have many cars, kahit may marami pa tayong bahay na maganda, malaking bahay, even though we have many big houses, ito ay matutunaw sa matinding init, everything will be on fire and melt. At ang lahat ito ay wala na pong halaga. Pagbalik po ng ating Panginoon. Everything is not important when God comes. Everything is not important because in that day, we will be with our God forever. Revelation chapter 22, verse 13. I am the Alpha and Omega, the first and the last, and the beginning and the end. Siya na po ang lahat. Siya ang first, siya ang last. Sino po yun? Jesus is the Christ. Amen? Siya po ang nagsimula. Siya po ang tatapos sa lahat. He is the beginning and He is the end. Revelation chapter 2, verse 20. He who testified this thing says, yes, I am coming soon. Come, Lord Jesus, come. Are you excited to meet Jesus today? This is the exciting moment that we meet our Savior, that we meet Jesus as the Christ in the air. So let us now stop preaching the gospel that Jesus is the Christ. Amen? God wants us to be to save our nations. Tayo po ay babalik sa ating mga pagkatapos ng conference na ito, tayo po ay babalik na po sa ating iba't ibang lugar. After this conference, we will go back in our each places. Gagamitin po natin itong salita ito, itong gospel na ito. We will use this gospel. Wala na po tayong ibang aral sa buong We shouldn't teach other world, only this gospel. Only this gospel. That Jesus is the Christ. Amen? Na siya po ay talagang babalik. Amen. Hallelujah. That the Lord will come. May pangako po siya sa atin. Na siya po ay talagang babalik. He promised that really He will come. Ang lahat po ng pinagdadaanan natin sa mundong ito. Everything we have situation in this place, experience in this place, lahat po ay temporary lamang. Everything is temporary. It will not last. Amen? Amen. And Jesus is the Christ. The one who sold our promise. Amen. Money is not a problem. Amen? Money is not a problem. The problem is when you do not know that Jesus is the Christ, that is the big problem of mankind. Amen? So everyone of us, I encourage you that when we go home to our different areas, we pursue this gospel to preach. Amen. To our neighbors, to our city, to whole pilgrims, and to the whole world. And then the end will come. Amen. 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 Amen.